Sino talaga ang may kagagawan sa krimen na ito? Masyadong malupit ang ginawa nila. Tutulan ka ng ari, tapos ipapakain pa. Tama. So dito sir, ang ginawa ko is pinpoint ko kung sino yung, sabi ko, sino dito sa mga construction site yung mayroong asawa na nandoon. Yes sir, nakita ko na itong si Forman, si Justado Belosuno sir, babayan niya ito, mga taga-Bohol. Nandoon yung asawa nito, si Nona. Si Nona Istoy, at saka ito si Anisito Salinas. Sigyo, oo sir. Nandoon din ang asawa niya na, ano, na pumunlo wife niya. Ito si Forman, live-in lang niya. Oo sir. Tapos okay. Na-find out ko rin doon na minsan, siyempre sir, magkababayan sila, nagbabanding sila, nagiinuman, parang ganon sir. Sa ano ko sir, sa tingin ko, parang may hindi magandang katabi siguro itong biktima natin na hindi nagustuhan. At saka, itong dalawa sir, ito talaga yung person of interest ko. Kaya nung pinabukasan sir, pagbalik ko sa crime scene, dinala ko na to rito sa police station, tapos inisa-isa kong in-interrogate. Okay. Tatto si sir, wala talagang umaamin sa kanila. Opo. Isa-isa pinapapasok ko sa room ko kasi gusto kong bigyan ng hostesya yung pagdamanin dyan sir. Sabi ko, dumayong dito sa Tunnel Samar para magtrabaho, pagkalayong-layong galing Bohol, tapos ganito lang sasapitin. Sabi ko, hindi ko kilala ang tao na doon, pero bibigyan ko ng hostesya. So ito na nga sir, nagkaroon ako ng limang person of interest. Ito ngayon sir, pinaano ko sa sir, pina DNA. Okay. Kasi isa sa kanila doon, lahat ng mga ito na ginausap ko na 21, wala talagang mamaamin sir. So sabi ko, okay lang, walang mamaamin. Puntahan natin ang mga CCTV. Tatad ang mga CCTV. Kasi laging nililinis lang investigation na ginandak ko ng mga person of interest na ito. Laging inaano nila, inaalis na yung pumatay galing labas. Kaya naghanap ako ng CCTV.